Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Daang-daang pamilya ang inilikas dahil sa malawakang pagbaha sa ilang probinsya sa Visayas, kabilang sa Northern Samar na isinailalim na sa state of calamity. May mga kinailangang lumusot sa salasalabat na kawad habang nakalublob sa baha at may bahay na kailangang sirain para masagip ang mga na-trap. Walang bagyo pero ang ibinuhos na ulan doon sa loob ng 24 oras eh higit pa sa pang isang buwan na ulan. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa taas ng bahang umabot na sa bubong ng bahay. Sa mga piraso ng kahoy at styrofoam, nakahanap ng makakapitan ang ilang residente ng barangay Ipil-Ipil sa Katarman, Northern Samar. Pilit na nilangoy ng ilan ang baha, habang nakikipagpatintero rin sa mga kable ng kuryente. May ilang maswerteng nakalipat kaagad at nakituloy muna sa kapitbahay na mas mataas ang tirahan. Doon po sa bandang likuran ng barangay namin, lampas taon na po yung baha. Sa area po namin, nasa may liig na, simple liig ganyan na. Pero sa mga low-lying area sa lagang, lampas taon na po. Mabilis di umanong tumaas ang tubig, kaya halos wala na silang may salbang gamit. Unexpected po, kasi kahapon, umulan siya, pero hindi parehas ngayon na wala talagang sigil. Pati ang pag-rescue, pahirapan dahil sa malakas na ragasa ng tubig. Sa barangay San Lorenzo sa Rosario, Northern Samar, animoy sa ilog namamangka ang ilang residente matapos bahain ang mga kalsada. Worst to sa kasaysayan ng pagbabaha dito sa amin. Nilagpasan nito yung pinakamataas, pinakamalakas na pagbabaha na nangyari ng 2019 dahil sa Typhoon Pisoy. Daan-daang pamilya na ang inilikas at nagpapatuloy pa rin ang rescue operations. Tuloy-tuloy din ang pag-rescue sa mga apektadong residente sa Lope de Vega, Northern Samar, gamit ang rubber boat. Sa Hipapad, Eastern Samar naman, tulong-tulong binuhat ang isang kabaong papalabas sa isang bahay na nalubog din sa baha. Kinailangan namang sirain ang bahagi ng bahay na ito para may malusutan ang isang matandang natrap sa kanyang bahay. Ligtas naman siyang nailabas at agad isinakay sa rescue boat para dalhin sa evacuation center. Sa datos ng PAGASA, halos 460 millimeters na ulan ang naitatala sa bayan ng Katarman tuwing buwan ng Nobyembre. Pero kahapon, November 20, 618 millimeters na ulan ang bumuhos sa bayan sa loob lang ng 24 oras. Pero yung nangyari kahapon, sa loob lamang ng 24 hours ay mas madami yung natanggap na paulan nga nitong Katarman. Pag mababa yung lugar mo, low-lying ka, low-lying area, tapos nag-ulan ng marami, sigurado pong may epekto yun sa in terms of flooding, localized flooding. Ang dahilan niyan, shear line, kung saan nagtatagpo at naghahalo ang malamig at mainit na hangin. Ang concentration talaga ng may kalakihang amount ay halos nandito sa northern part patungo dito sa southern part ng Bicol region. But hindi tayo pwedeng maging kampante, no? Basta itong natitirang bahagi ng Eastern Visayas, may inahasaan pa rin po tayo diyang paulan na dulot nga ng shear line and also the other parts of the Bicol region. Ramdam din ang masamang panahon sa iba pang bahagi ng Visayas, gaya sa Altavas, Aklan, na hindi lang baha ang namerwisyo, nagka-landslide pa. Inulan at binaharin ang ilang parke at sementeryo sa Tulunan, Cotabato. Sa Bicol Region, mistulang ilog din ang mga kalsada sa Bulan, Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Trahedya pa rin dahil naman sa 6.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Magkayakap na nakuha ang mga labi ng mag-inang natabunan ng landslide sa mabundok na bahagi ng Glan Sarangari. Idineklara rin ang state of calamity sa bayan tunghayan sa aking pagtutok. Tila binura sa mapa at hindi makilala ang bahaging ito ng mabundok na barangay sa Mudan, Sarangani Province. Tanawan ninyo guys ang... Ang mga bahay na dating nakatirik sa dalisdis ng bundok, hindi na makikilala.
matapos tangayin hanggang humalo o matabunan ng lupang bumulusok papunta sa paanan ng bundok. Kasabayan ng 6.8 magnitude quake nitong Biyernes na itinuturing na malakas. Yes, confirm na na landslide yung nangyari. Dulutin ng lindol, ground shaking, nabibitak yung lupa natin, especially if it's sloping. Yun yung magpuproduce ng landslide. Patay ang isang 32-anyos na ginang at kanyang 6 na taong gulang na anak. Yung pagkuha po sa kanila is magkayakap po sila, sir, sa loob po ng bahay kasi nasabunan po talaga ng landslide. So, okay. Magkayakap po yung masina nung makuha po ng mga rescuer po. Hindi bababa sa 10 bahay ang nawasak, 20 pamilya ang nawala ng tirahan. Mas pinili po kasi nila makitira doon sa kanila mga kapitbahay, doon sa kanila mga relatives kasi ayaw po nilang tumira sa mga evacuation center. Tulong-tulong din ang mga residente pati mga pulis, bumbero at mga tagalokal na pamahalaan sa pagbubungkal sa pagbabaka sakaling may makuha pang mapakikinabangan sa mga natabunang bahay. Nag-deploy naman ang few vox ng kanilang quick response team sa area habang nagsasagawa na ng assessment ang Mines and Geosciences Bureau, katuwang ang Office of Civil Defense sa rehiyon. Babala pa ng FIVOC sa mga lokal na pamahalaan. Kung nakaroon ng artificial damming and baka kapag na-breach yung dam, baka magkaroon ng flash flood. So again, i-recommend namin sa mga LGUs kung pwede, magkaroon ng artificial breaching ng dam kung magkakaroon ng damming nga para yung ilog tutuloy pababa. Kailangan gawin talaga ng local government ay magabayan ng ating mga babayan. Aling mga lugar ang dapat na nakapwesto ang mga bahay kasi ito po yung land use planning na tinatawag. Sa ngayon, mistulang ghost town na ang area na hindi na raw pababalikan ng tao hanggang walang resulta ng pagsusuri kung ligtas na ayon sa OCD SOC Sargen. Isinailalim na sa state of calamity ang bahay ng Glan sa Sarangani kung saan halos 30 bahay ang wasak na wasak. May 300 ang partially damaged. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Imbis na hanggang bukas lang, magiging hanggang Biyernes ang kalbaryo ng mga commuter dahil sa tigil pasada. Ang strike kasi ng piston, isusundan ng welga naman ng grupong Manibela. Nakatutok si Maki Pulido. PUB Visa! Ang huling araw ng 3 araw na transport strike ng piston bukas. Laban Manibela! No to tip the paper! Simula naman ng tigil pasada ng transport group na Manibela na tatagal hanggang Biyernes. At kung hindi raw pagbigyan ang mga hiling ng parehong grupo, muli silang magkakasa ng tigil pasada. Hindi pa dapat prenohan, isuspinde, ibasura ang PUBMP para walang phase out. Hindi po ba yun dapat ang marinig natin? Binobola tayo, dinidribble tayo. Pinaglululokoho po tayo. Kabilang sa hiling nila ang pagbasura sa December 31 deadline sa paghain ng petition for consolidation. Gayun din ang mabigyan muli ng 5 taong prangkisa ang mga miyembro at payagan ang rehabilitasyon ng mga jeepney sa halip na i-require silang bumili ng mga bagong sasakyan. Sabi ng LTFRB, handa silang mag-adjust sa hiling ng mga transport group maliban ang December 31 deadline na wala na raw urungan. Ang bibigyan lang daw ng 5 taong prangkisa yung maaprubahan ang inihaing petition for consolidation. Pero handa naman daw ang LTFRB na muling repasuhin ang omnibus franchising guidelines at tanggalin ang penalty ng mga driver at operator na hindi nakapagbayad ng confirmation fee. Ang middle ground po dyan, just submit your petition for consolidation. That's a 1-page, 2-pager affidavit po. At least po, the intention to join PUVMP is there. Then the rest po will follow. Walang pahayag ang LTFRB sa ikakasang welga ng Manibela. Kaugnay naman ang piston. Piston na lang po yung pinakamalaking percentage din ng naiiwan na transport group. 60 po ang positive na sa PUVMP. Kung ang buong piston po ay sasang-ayon na at makikipag-cooperate, aakyat po tayo ng at least 80. Hakbang sana para matapos ang welga nito ang pulong ng kanilang presidente at ng LTFRB chairperson. Pero tila di nagkaintindihan dahil sabi ni Kamodi, hindi naman siya naimbitahan sa meeting. Ang malinaw, tuloy ang marcha ng piston sa Menjola bukas, lalahukan na rin ng ibang grupo. Pinaglalaban po ang aming kabuhayan na kahit anong hirap, ayaw po namin mawala sa amin ang aming mga pinaghirapan.
Lalahok naman sa tatlong araw na tigil pasada ng manibela ang ilang operator na sinubukan namang mag-modernize ng kanilang jeepney. Tulad ni Jerry, di niya tunay na pangalan. Naguhulog na siya ng 26,000 pesos kada buwan para sa biniling 2.6 million peso modern jeepney. Pero 24,000 pesos lang ang kinikita niya kada buwan sa pamamasada nito. Dito pa kukunin ang pang-maintenance at ibang gastusin. Ang mahal ng mga pisa, ang mahal ng unit, diesel, ipagkano lang po matitira dyan sa mga, may mga bayarin pa, talo talaga. Kung hindi kami pagbibigyan, kahit ako ayaw na ako. Gagaray ko na lang lahat yan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kahapon lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na buo at walang lamat ang kanyang unit team. Pero ngayon, usap-usapan ng tila hindi raw pagpansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Ian Cruz. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin niyan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng lakas CMD. Habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise pero ang tagpong ito. Pinag-usapan sa social media dahil hindi nakitang nagkamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Parang sinabi din at manyo ng Wala akong nakita. Hinihinga namin ang reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Maugong ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Una, nung nagbitiw ang bise bilang chairman ng lakas CMD matapos sanggalin ang liderato ng Kamara sa pagka senior deputy speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Naging mitsa pa yan ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang planong impeachment umano laban sa anak. Ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanyang anak. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Nauna nang sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na i-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Isang resolusyon ang inihain na sa Kamara na nananawagan ng pakikipagtulungan sa International Criminal Court sa investigasyon nito sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong ang chairman na ng Committee on Human Rights sa Kamara na bahagi ng mayorya ang sumusuporta ngayon sa investigasyon ng ICC o International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa resolusyong inihain niya at ng kinatawa ng One Rider Party List, hinikayat nila ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan ng buo sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa mga umano'y krimen noong War on Drugs. Binanggit pa ng resolusyon ng desisyon ng Korte Suprema na may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga ginawa ng ating gobyerno bago ito tumiwalag sa Rome Statute o hanggang March 2019. Ni-refer na ang resolusyon sa Committee on Justice kung saan ito inaasahang tatalakayin. Bago dito, may kahalintulad na resolusyon ding inihain ng Makabayan Block nitong Oktubre. Nitong Biyernes lang nang sabihin ng Solicitor General na hindi susuportahan ng Marcos Administration ang investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Sabi ngayon ng Justice Department, kailangan muna nila ng seryosong pag-aaral kaugnay ng resolusyon, lalo't hindi na miyembro ang Pilipinas sa Rome Statute. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras. Matapos ang pagbisita sa Amerika, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsimula na ang Joint Maritime at Air Patrols ng AFP at US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Naiuwi rin daw ng Pangulo ang mas malakas na alyansa sa Amerika at iba pang bansa para sa pagdedepensa sa ating teritoryo. Yan ang tinutukan ni Van Maylina.
Kasunod ng pagbabalik Pilipinas mula sa Amerika, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsimula na ang Joint Maritime and Air Patrols sa pagitan ng mga sandatang lakas sa Pilipinas at Indo-Pacific Command ng Amerika sa West Philippine Sea. Magpapatuloy ang Joint Patrols hanggang Webes, November 23. Bahagi raw ito ng serya ng mga aktibidad na napagkasunduan ng Mutual Defense Board na sisiguro sa seguridad sa rehiyon. Matagal nang niluluto ang mga nasabing Joint Patrols sa pinakahuli sa mga konkretong hakbang sa nagpapatuloy na pagpapahayag ng suporta ng Amerika sa Pilipinas sa usapin ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagdating kagabi, isa sa mga baon ng Pangulo ang mas malakas anyang alyansa sa Amerika at iba mga bansa sa kinakaharap na tensyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We will be able to bring peace, stability, prosperity to the Indo-Pacific region. As long as our partnerships are based on mutual trust and respect for one another as sovereign equals, and that our actions are anchored in international law, including the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Bago umuwi ng bansa, ibinahagi ng Pangulo sa harap ng Asia-Pacific Center for Security Studies ang umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, partikular na tinukoy ang pangaharas at dangerous maneuvers ng China Coast Guard at Maritime Militia sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at ang illegal na pangisda, ang militarisasyon ng West Philippine Sea at maging reklamasyon na nagdudulot ng pagkasira ng mga bahura. There have been recent missions to Escoda and Romulo Reef which revealed a direct correlation between the presence of maritime militia vessels and reef damage in those features. If only for that, the impact of biodiversity and the environment are, I'm afraid, assessed as possibly already irreversible. This imperils livelihoods, this imperils the future generations of Filipinos. Nanindigan naman ang China sa karapatan na magtayo ng mga estruktura sa rehiyong inaangkin nila. 中国在南海问题上的立场和主张是有着充分的历史和法理依据的。中方在自己的领土上开展相关的建设活动，完全是中国主权范围之内的事情，其他国家无权说三道四。 Kasabay ng pag-iit na hindi susuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito, ayon sa Pangulo, nakikipagnegosasyon ng bansa para sa pagkakaroon ng isang hiwalay na Code of Conduct sa kapitbahay sa ASEAN, habang hinihintay ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN, bagay na ilang dekada nang binubuo. The progress has been rather slow, unfortunately. And so we've taken the initiative to approach those other countries around ASEAN with whom we have existing territorial conflicts to make our own code of conduct. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok 24 oras. Chika in a minute. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Not just one but 10 awards ang inuwi ni pop icon Taylor Swift sa Billboard Music Awards 2023. Tay-Tay is mothering dahil siya lang naman ang waging top artist, top female artist at top selling song. Chart Achievement Award naman ang ibinigay kay Mariah Carey para sa kanyang song na All I Want for Christmas. Wagi naman bilang top global K-pop artist ang New Jeans. Speaking of K-pop, isa pang Pinay ang gumagawa ng pangalan doon. Siya si Sophia La Forteza na magde-debut sa brand new girl group na Cat's Eye ng South Korean label na HYBE. Dumaan muna siya sa K-pop training system na The Debut Dream Academy. Kilala ang HYBE bilang powerhouse music company ng ilang malalaking K-pop groups gaya ng BTS. Nilaunch na ni Love Before Sunrise star Bea Alonza ang kanyang newest bagline. Mahilig daw kasi si Bea sa pag-travel at pag-organize kaya ito ang naisip niyang business. Present sa newest milestone ang ilang kapuso friends ni Bea gaya ni Heart Evangelista. Magandang gabi mga kapuso, patuloy ho na maging alerto dahil posibleng maranasan ulit ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Iyan ho ay dahil pa rin sa shear line, hanging amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, wala gaanong ulan sa malaking bahagi ng Luzon bukas maliban lang ho sa Palawan at Mindoro provinces pati ang Bicol region. Posible ang malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Halos buong araw naman ang ulan sa may Panay Island, Negros provinces, Cebu at Bohol.
Sa Eastern Visayas, kabilang ang Samar provinces, kung saan ho matinding pagbaha ang naranasan kanina, posible pa rin ang matitinding ulan lalo na sa hapon. Yung mga kulay orange at pula sa ating mapa, ang ibig sabihin ho niyan ay malalakas na buhos ng ulan. Kaya doble ingat pa rin mga kapuso at maghanda rin ho kung sakali mang kailangan niyo ho ng lumikas. Sabi ng PAGASA, magpapatuloy ang pag-iral ng shearline hanggang Biyernes, pero posibleng bahagyang humina ang epekto nito. Gayunpaman, dahil ilang araw nang inuulan ng ilang lugar katulad ho ng Visayas, posibleng saturated na po ang lupa kaya posible pa rin ang baha o landslide. Samantala, may mga pag-ulan din sa Mindanao katulad ho ng inaasahan sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao sa umaga. Pagsapit ho ng hapon, malaking bahagi ng Mindanao ang posibleng ulanin. May malalakas na ulan din kaya mag-ingat ho sa mga residente natin dyan. Dito naman sa Metro Manila, mababa sa ngayon ang tsansa ng ulan bukas. Pero posible pa itong magbago kaya magdala pa rin ho ng payong kung may lakad kayo bukas. Update naman sa namataang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa Maysulusi. Malapit ho yan sa Palawan. Patuloy ho itong minomonitor kung mabubuo bilang low pressure area. Sabi ng PAGASA sa ngayon ay wala pa naman itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Hindi na lang hobby, kundi career na rin ang gaming ngayon. At next level ang hatid ng isang universidad sa bansa na matapos mag-alok ng kursong BS Esports at may binuksang Esports Lab and Arena. Nakatutok si Cedric Castillo. Ikaw ba ay isang gamer na minsang nasermonan kaka-computer o nasabihan na isang batugan o walang direksyon sa buhay? Game over na raw ang old school na pananaw na yan. Ayon kay Matthew na ang kurso sa school, BS Esports. Magulang ko sabi naman nila na okay lang sa kanilang gaming. Sa ngayon ha, pero before when I was a child, syempre nakikita nila ang gaming na malaking hindrance when it comes to education. Kasi yung oras na sana i-review mo, ipapasok mo pa yung paglalaro. Sino raw ang mag-aakalang ang sagabal na libangan para sa iba, isa ng career at instrumento para makapagtatag si Matthew ng sariling kumpanya habang nag-aaral pa? Am I securing my future? Yes. But as for the money, of course, it's there, you know, it's enough to get by. I'm able to protect my people, to put food on their table. Don't lose the dream. Lagi mong habulin ng pangarap. Pero higit pa sa paglalaro ang itinuturo sa unang BS Esports course sa Pilipinas. Para ito sa mga gustong maging karera ang production at management ng esports o maging sa pagde-design ng mismong laro. When you see the esports ecosystem, it is central to the player. But as you can see, there's a lot of people who's working on the back end, especially in the event. Esports is a growing industry. We believe that as a university, we should cater this gap, you know, that there's really a need to work on the back end of esports. May sariling kategory na rin ang esports sa ilang sporting events tulad sa mga collegiate athletic associations at maging sa international sporting events tulad ng SEA Games. Kaya nga meron na rin kauna-unahang esports laboratory at arena na nasa loob ng isang universidad na binuksan kanina. Dito, pwedeng-pwedeng mag-computer games habang nagle-lecture ang profesor. For the internet, di naman tayo naturuan yung 90s eh. Na paano yung values sa internet, dito tuturuan natin sila. If you see the potential of your children or your child to grab that opportunity and see, malay mo dun sila mag-excel. And unlike before na walang success story, ngayon meron na eh. Hindi lang dito sa Pilipinas, around the world. Initially, I was hesitant because I was thinking, gaming, video, you know, di ba sa pang-arcade lang yan? I realized when they completed their presentation that, oh nga talaga, we really need this kind of laboratory. Dininyaga na rin kanina ang esports arena sa pamamagitan ng aktwal na kompetisyon.
Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 oras. Ipapaubaya na lang daw ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa kanilang mga abogado ang pagsagot sa petisyong inihain sa Korte Suprema kaugnay po ng confidential funds. Sa gitna ito ng hiling ng isang grupo ng mga petitioner na utusan ng Korte Suprema ang Vice-Presidente na ilabas ang mga dokumento kung paano ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob umano ng 11 araw. Samantala, tiniyak naman ng Department of Budget and Management na sasagutin nito ang petisyon. Ayon po kay Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, magbibigay ng sagot ang ahensya kapag natanggap na nila ang opisyal na kopya ng petisyon. Patuloy namang sinisikap ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag tungkol sa naturang petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Senate President Mig Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, Interior and Local Government Secretary Benher Abalos. Wala pa po silang tugon sa ngayon. Definitely for keeps daw para kay Miss Universe Michelle Marquez D ang kanyang whole Miss You journey. Lalo ang nabuong sisterhood with her fellow candidates including Miss Thailand. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Bukod sa special awards, sisterhood at friendship na nakuha sa pageant, ipinagpapasalamat ng ating pambatong si Michelle Marquez D ang dagsa ng suporta at pagmamahal na nakuha niya mula sa fans. Nagulat nga si Michelle nang biglang umakyat sa 1.1 million ang kanyang followers sa Instagram. Kabi-kabila rin ang gumawa ng artwork para sa kanya. Chalk art sa Session Road. Maging ang House of Representatives, kinilala ang dedication at pride na ibinigay ni Michelle sa Pilipinas nang mag-top 10 finish sa Miss Universe sa El Salvador at mag-uwi ng 3 special awards. Ipinasa ni Bulacan 6th District Congressman Salvador Plato ang House Resolution No. 1475 bilang pagbati sa kanya. Sa IG broadcast channel naman, ibinahagi rin ni Michelle ang ilang photos with her co-candidates, kabilang ang bestie na si Miss Universe first runner-up Antonio Porcil ng Thailand. At kung dati sa TikTok lang ang kanilang kulitan, pinuri ng fans ang aliw na bonding ng dalawa sa IG live ni Antonia. Sumagot sila ng ilang tanong habang nag-aayos at nagpo-food trip. Today, we are... Biro pa nga ng ilan, papasang comic duo ang 4D tandem. She was like, why do I have to be daddy? Kasalukuyang nasa Mexico ang dalawa kasama ang ilang Miss Universe candidates. Nagkaroon sila doon ng TV guesting. Pero sabi ni Michelle, sumama raw ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng guesting kaya bumalik na siya sa hotel. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Nakakabusog na sa mata, nakakabusog pa sa tenga. Ang Christmas pasyal ang binuksan sa Quezon City. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Mel, may panibago tayong Christmas pasyalan dito sa Quezon City. Eh, yung mga budget nyo, Paskong Pasko na ba? Aabot sa 2.5 million immersive lights and sounds ang sasalubong sa inyo dito sa Eastwood Holiday Lights Capades. Sentro ng open park, ang kanilang kakaibang 20-foot metallic chrome Christmas tree na gawa sa grade mylar laminated chrome at nakakabit sa isang umiikot na frame. Tinatamaan ito ng samot-saring pailaw na animoy sumasabay sa indak ng inyong paboritong Christmas music. May haze at bubble effects pa. Pati mga gusali at structure sa paligid, kukuti-kutitap. Ang Immersive Lights and Sound Show ay lika ng Filipino lighting designer na si John Batalya at theater designer na si Om David na nasa likod ng ilan sa mga biggest musical production sa bansa, kabilang na ang 2019 SEA Games. Paskong Pasko na nga sa mga mall, pero ang bulsa ba ng marami, ready na sa pang Noche Buena? Huwag na po kayong magulat kung nagmahal ang ilan dyan. Base sa Noche Buena Price Guide ng Trade Department,
mahigit 150 pang Noche Buena ang nagmahal kumpara noong Paskong 2022. Mas marami ang nagmahal, kabilang ang ilang brand ng hamon, fruit cocktail, mayonnaise, all-purpose cream, pasta at tomato sauce. Pero may mga brand naman daw na hindi nagbago ang presyo o nagmura pa. Pwede itong gamitin gabay para sa wais na pamimili. We were able to talk to manufacturers and retailers and pinakiusapan po natin sila na kung maaari, wag muna sila mag-increase ng presyo ng especially sa mga basic BNPCs until December 31. Eh kung yan may gastos, yung mga pailaw dito sa Eastwood, eh libreng matutunghayan. 6 p.m. to 10 p.m. every 20 minutes mo yan, araw-araw hanggang katapusan ng Disyembre. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Naalarma po ang ilang grupo sa patuloy na pagdami ng teenage pregnancy sa bansa na kinumpirma mismo ng datos ng gobyerno. Bukod sa epekto nito sa buhay ng batang maagang nabubuntis, dagok din daw yan sa ekonomiya. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatapos ng 2023, tinatayang papalo na sa 115 milyon ang populasyon ng Pilipinas. 1.6% itong pagtaas, pero mas mabagal ang paglaki niyan kumpara sa 3% ng paglobo ng populasyon noong mga nakalipas na dekada. Ang fertility rate o bilang ng anak na isang ina, pababa rin, na ngayon ay nasa 2. Pero kung sa pangkalahatan ay pababa ang bilis ng paglobo ng populasyon, pataas naman ito para sa mga musmos, mga edad 14 pababa. Ayon sa Commission on Population and Development, nakakaalarma ito ayon sa non-government organization o NGO na Save the Children Philippines. Pabata po na teenage pregnancies natin, yung mga 0 to 14 po, actually ay medyo dumadami, no? Yung bilang po na mas maagang nabubuntis. At alam naman natin po yung implication sa mga ganyang edad, ano, kung sila po ay maagang nabubuntis. Malaking problema ito at alarming kasi when we think of children, 10 years old, 9 years old, dapat na-enjoy pa nila yung kabataan nila, pagkabata nila, with playing, with studying, but now they are forced to be parents. Sa datos ng Save the Children Philippines, base sa pag-aaral ng National Economic and Development Authority, umaabot sa 33 billion pesos kada taon ang nawawala sa ating ekonomiya dahil sa teen pregnancy. Pero bukod sa kawalan ito sa ekonomiya, may tuturing na krimen ang bawat isa sa insidente ng nabubuntis ang isang batang paslit na malinaw na wala pa sa age of sexual consent na 16 na taong gulang. Ang malungkot pa, karaniway kaanak mismo ng bata ang nasa likod ng pang-abuso. In some areas where we work with, sometimes even families force them to just cohabitate, but actually in our law, hindi ito allowed at talagang dapat mahuli ang mga perpetrators. Bahagi ng plano ng Philippine Development Plan ng Administrasyon Marcos ang pagsiguro na may kakayahan na maging produktibo ang mas nakararami sa populasyon ng bansa kapag tumuntong sa working age na 15 to 64 years old. Pero para masiguro ito, kailangan ding ba isalbang maraming kabataan mula sa pang-abuso na nagre-resulta sa maagang pagbubuntis? Imagine kung lahat po ay nagtratrabaho, lahat po ay nagko-contribute rather than nagre-receive po ng ating mga mga tulong from the government. Mas positibo po yung ambag po natin sa economic development. Isang hakbang dyan ang pagsasabata sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill na pasado na sa Kamara pero nakabinbin pa sa Senado. At habang hinihintay yan, lubhang mahalaga na ang bawat pamilya ay kakalinga at mangangalaga sa mga bata at masigurong ang tahanan ay isang ligtas sa lugar para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 Horas. Well applauded ang performance ni Herlyn Budol sa kanyang unang pagsabak sa primetime. Ang confrontation scene kasi ng kanyang character sa Black Rider certified trending at pinasuan ng fans dahil marami raw ang nakaka-relate. Makichika kay Aubrey Carambel. Pero atawa ko pati po yung kabit niya eh. Hindi ho ako mag-i-skandalo kung pinapapasok niyo ako! Hector! Mahigit 13 million views and counting. Hector, anong ginagawa mo dito? May meeting ako. Meeting? Nakaganya ka? Naka-boxer short? Ganyan kapatok ang video clip na ito ng isa sa mga eksena ni Herlyn Budol sa Kapuso Action Adventure series na Black Rider. Kapal ang mukha mo? Skandalo dito mo. Ha, kuya, tumigil ka na! Ang karakter niya kasing si Pretty. Sino ba to? Ay, hindi mo ako kilala. Oh,
Chris, magpapakilala ko sa'yo. Ako lang naman ang asawa nitong batugan na to. Nahuli ang kanyang asawa at ang kabit nito na nauwi sa iskandalo. Marami ang humanga sa mahusay na pagganap ni Herlene. Ang saya po ng pagtanggap po sa akin din ng Black Rider tsaka ng mga taong sumuporta po sa akin para po mag-guest po ako dito sa Black Rider. Tsaka nakakatawa po yung rating namin na parang may pa-surprise pa kanina na parang, uy, congrats! Kinongrats din po nila ako kahit guest lang po ako. Marami rin daw ang mga nakarelate kay Pretty na niloloko at inaabuso. Yun po yung nais namin ikwento dito at makarelate po yung audience po natin. At kitang-kita naman po natin na nabigyan po talagang hustisya ni Herlene Budol itong kanyang karakter na si Pretty. Umalis na po dapat sila sa sitwasyon na yun. Parang dapat mas mahalin muna nila yung sarili nila bago sila magmahal ng ibang tao. Kasi ganun na po ako ngayon. Pero ano nga ba ang magiging kaugnayan niya kay Black Rider? Hindi ko alam kung saan naabot yung pag-uusap namin ni Black Rider. Tsaka first time ko po makatrabaho si Ruru. Sobrang nakaka-amaze. Sobrang bait niya po, approachable. Tapos gwapo. Of course, we're very much grateful to Herlene. Napakahusay niyang umarte. Siyempre yung transition niya na from host, from being a dancer, and then ngayon talagang legit actress na siya, napakahusay. Bukod kay Herlene, marami pa raw mga nakalinyang kapuso stars ang mapapanood sa Black Rider na mas tumitindi pa raw ang mapapanood ng mga eksena, mapa-action man, comedy o drama. Sobrang nakakataba ng puso kasi alam mong nagbubunga na lahat ng mga hard work namin, lahat ng mga puyat, pagod and all that. So parang for us, lalo kaming nai-inspire to work harder at makagawa po ng mga magagandang eksena para po sa mga manonood. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. That's my chica this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Salamat sa'yo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 34 days na lang. Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.